Kumusta mga kadribol? Ito yung dati kong lineup nung hindi pa nagtamo ng injury si Carl Tamayo at saka si Jordan Heading. Ang gandang lineup sana nito dahil karilibo ni Tamayo si Malonzo sa small forward position or vice versa, depende kung sino ang starting five sa kanilang dalawa. Dito tayo medyo may problema dahil wala nang ibang 6-7 sa Gilas pool ngayon. Meron sana tayong 6-5 sa katauhan ni Calvin Oftana, pero sigurado ako hindi yan isasama ni Chot Reyes sa final lineup niya, and that's very evident dahil hindi naman siya masyado binibigyan ng playing time ni Chot Reyes sa mga tune-up games nila. Kung mapapansin nyo dito mga kadribol, ang wala dyan si RR Pugoy at si Kiefer Avena. Kung ako lang masusunod, hindi ko na isasama si Kiefer Avena. Dahil meron na tayong point guard sa katauhan ni Jordan Clarkson, at sigurado naman tayo na ibababa dyan pagdating ng actual game. Ang kagandahan dito mga kadribol, hindi tayo liliit. Jordan Clarkson sa point guard, tapos mamimili na lang tayo kina Ryan Sabando, Bobby Ray Parks Jr. at RR Pugoy sa shooting guard position. Marami tayong combo guard sa katauhan ni Dwight Ramos, CJ Perez at Jordan Clarkson. So kung isasama mo pa si Kiefer Avena, ang dami na nating gwardya. Pero shut up na lang tayo dahil sigurado ako 100% na isasama ni Chot Reyes itong si Kiefer Avena sa final lineup niya. Kaya kalimutan na lang natin si Calvin Oftana dahil malabong isasama siya ni Chot Reyes sa final lineup niya. So imbis na ganito ang itsura nila, nariyan si Oftana, tatanggalin na lang natin, papalitin natin kay Kiefer Avena. Tanggapin na lang natin ang katotohanan, love na love ni Chot Reyes itong si Kiefer Avena. So ito na ngayon magiging itsura ng final lineup ng Gilas mga kadribol. Nangunguna dyan siyempre si Jordan Clarkson. May mangilan-ngilan tayong mga kababayan na nadidismaya sa SBP at sa coaching staff ng Gilas sa pagpili nila kay Clarkson over Brownlee. Wala na tayong magagawa dyan mga kadribol dahil narito na sa Pinas si Clarkson, suporta na lang tayo. Susunod si G. Perez, bakit si G. Perez? Nandun kasi yung ano niya, yung quickness niya mga kadribol, tapos meron din siyang shooting sa labas at nakakaano siya eh, parang nakakahawa yung energy niya, para siyang energy booster na walang takot eh. Walang takot sa salaksak sa ilalim kahit malalaki yung nandun, hindi na intimidate. Yan ang gusto ko kay CJ Perez, mga kadribol. At ang pinaka-importante sa lahat, yung experience niya, kasi nakapaglaro na rin siya, ito, sa FIBA World Cup dati. Okay, so ang susunod sa listahan natin ay si Renz Abando, mga kadribol. Iba rin ang energy nito. Grabe, wala rin takot to eh. Tapos, may tira din sa labas. Ang ganda ng ipinakita niyang performance doon sa KBL o Korean Basketball League sa kupunan niyang Anyang KGC. Ang ganda ng pinakita niyang performance, nag-champion sila doon. At ang maganda rin dito kay Abando mga kadribol, sobrang bilis niya at ang lakas tumalon. Kahit sa height niyang 6'2 lang, pero grabe. Parang lumilitaw sa hangin eh. Ang susunod sa listahan natin mga kadribol, si Dwight Ramos. Eto maganda si Dwight Ramos. Sa posisyon niyang point guard at shooting guard, eh magandang maganda talaga to para sa kupunan natin mga kadribol. Kasi dun sa mga kalaban natin, medyo yung mga point guard nila matatangkad, lalo na yung mga bigatin o mga powerhouse countries, matatangkad yung mga point guards nila. Ang susunod sa listahan natin mga kadribol, si Bobby Parks, Bobby Ray Parks Jr. パークスジュニアのコーナー3。
J-POPs Jr. 最後、もう一度パックで3ポイント。Ang susunod sa listahan natin mga kadribble ay si Jimmy Malonzo. Siguro wala na tayong masabi pa dito. Sobrang ano nito eh. Bilis, malakas tumalon, at wala rin kaba to eh. Dadakdak ito ng dadakdak eh. Tapos meron ding tira sa tres to. At sa height niyang 6'7", talagang nasa standard tayo eh, kung iisipin. Nasa standard tayo sa height na 6'7", sa ano natin, small forward position natin. Okay to si Jimmy Malonzo. Swak na swak to siya. Si Paul Pierce, 6'7 din yun eh. At yun din ang posisyon niya eh. Small forward. Minsan shooting guard. Yung talent sigurado nandyan, pagkakataon na lang ang inaantay talaga. Magpugoy, who knocks home the Pugoy attacking early. Gets that one. Oh, they go to Pugoy. 3-point action that's happening right in 6 points. Pugoy again. They wanna ride the hot hand of Roger Ray. Because hindi niya malaman yung tira. Bam! It's on fire. Receive. They wanna get it to Roger. Oh! This is unbelievable. Big pick by Kelly. Pugoy nagpakawala. To shoot the lights out of the feet. Sinali si RR. Bam! Next is Japheth Aguilar. Ito, veterano na to mga kadribble. Although, hindi siya masyadong nabibigyan ng playing time dati ni Coach Chot. Ewan ko kung bakit di siya nabibigyan ng playing time. Siguro sa tingin ko rin, hindi pa kasi masyadong consistent yung mga mid-range jumper niya noon eh. Kailangan niya yun, i-develop talaga ng gusto. Lalo na pag mga international competition. Kasi nga yun, mga matatangkad na yung mga kalaban. At dapat consistent na yung mid-range niya talaga. Pero sa ano naman, pag yung bakante siya, lalo na yung pag nag-pick and roll tapos ma-open siya, ay wala, panigurado na yun, duck-duck na yun mga kadribble. Pero maliban doon, dapat, kasi talagang sa dunk naman, no, nando na talaga yun eh. Palagi siyang mga magaganda yung mga highlight dunks niya eh. Pero mas maganda talaga i-add niya sa kanyang arsenal yung mga ano niya, mga mid-range jumper niya. Importante 'yon. Ayan, susunod sa listahan natin mga kadribble si AJ Edu. Itong si Edu mga kadribble, kahit 10 points lang ibibigay niya, basta bigay niya naman sa atin 10 rebounds saka 10 blocks per game. okay na 'yon. Maganda 'to sa depensa. Sa ilalim si Edu. Makakatulong sa atin to mga kadribble. Panigurado. Ang susunod sa listahan natin mga kadribble, si Abay Junmar. Ito. Bitiranong bitirano na to. Kung mabibigyan lang to ng mahabang playing time, okay naman to si Abay Junmar. Ang problema lang talaga nakikita ko dito sa kay Abay Junmar, pag 1-on-1 ang depensa, tapos yung dinidepensahan niya nasa 3 points area. Tapos yun, pag mabilis yung kalaban, ay naiiwan siya. Ang panghuli sa listahan natin mga kadribble, of course, mawawala ba naman sa listahan natin ang NBA aspirant natin na si Kai Soto. Ito mga kadribble, sobrang laki ng maitutulong nitong si Kai sa kupunan natin mga kadribble. Dahil hindi na basta-basta magda-drive to the basket yung mga kalaban natin kung nandun si Kai sa ilalim. Nakaka-intimidate yung presence ni Kai eh, sa ilalim eh. Siyempre 7'3 yan mga kadribble. So kung ikaw man magda-drive ka doon, nandun si Kai, panigurado medyo mai-intimidate ka. Mas maganda kung lalaki na tong katawan ni Kai.
Siguro naman lalaki ang katawan ni Kai kasi malaki naman katawan nung tatay niya eh. Saan ba naman siya magmamana? Hanggang dito na lang mga kadribol, ingat!